Hello mga kabarya, welcome na naman sa channel natin, All Coins PH 1611. Now, 1 peso, 1972. Ito yung alamin natin, yung update na value sa bariyang ito. So, 1 peso, 1972. Magkano na kaya ito ngayon dito sa mga online selling? Iba't iba yung value nito base sa mga YouTube vlogs, pero sa ngayon titingnan natin kung magkano base sa mga sources po natin. Now, bago sa lahat, maraming salamat sa mga bago nating subscribers at welcome dito sa channel natin, All Coins PH 1611. Now, ito yon 1 peso 1972. So ito yung kaniyang reverse. So ito yung reverse. So 1 peso o serisal. While ito naman yung kaniyang obverse. So, coat of arms of the Philippines with the year 1972, Banko Sentral ng Pilipinas, Republika ng Pilipinas, dito sa itaas at sa baba. While ito naman yung kaniyang age sa barang, ito is redid po. So, demonetized na itong barang ito noong January 2, 1998. So, shape niya is round, may thickness na 2.17, with the diameter naman niya is 33 mm, at thick weight naman niya is 14.45 grams. So, ito yun, nickel brass 70%, while yung kanyang copper 18%, copper at saka yung nickel naman is 12%, so sa bariyang ito. Now, diretso na tayo dito sa source natin, alamin natin kung magkano na ang value nito ngayon sa mga sources natin. Now, ito yun, 1 peso, 1972. So, diretso na tayo sa in.numista.com. So, itong bariyang ito is may 81% yung kaniyang frequency. So, mataas, marami. Kasi may 121,821,000 yung dami sa barya na na-produce na ganito. So, 121 million. Marami ang 1972 Denver Mint. Hindi ito gawa sa Pilipinas. Gawa ito sa Amerika with yung value quotation, 18 pesos. Yung good. So, meron na dito si in.numista.com. Yung very good, 22. Fine, 24. Very fine, 34. Extra fine, 42. While yung almost uncirculated and uncirculated is 70. Now, itong value quotation, hindi ibig sabihin na may bibili. May bibili sa ganitong klaseng value. Ito lang yung value appraisal ni in.numista.com. Iba yung buying value. Kasi pag buying, kasi nasa mababa lang. So, mas mababa pa dito. Dito sa atin, pag may bumibili sa ganitong klaseng barya. While, try natin tingnan dito sa Carousel PH, ito yon. Kaya, kasi itong baryang ito, again, marami po ito. Dito sa atin, marami na po ang may hawak sa ganitong klaseng barya. Kaya, mababa lang po dito sa atin. Kaya nga ito dito sa Carousel PH, 1 peso 1972, although matagal na itong post na to, pero meron dito 1 peso lang yung kaniyang selling. Ito yung selling. So may nagbibinta na 1 peso by Film Mama. So again, 1 peso over a year ago. So 1 peso lang yung selling sa barya na 1 peso 1972. Yung iba nga sa baryang ito na 1972, hindi nga by piece yung selling nila, by kilo na po, kasi marami kasi yung hawak sa may hawak sa ganitong klaseng barya. Pero doon sa eBay, itong eBay is international po ito, so sa labas ito ng bansa na platform, eBay, may mataas na selling value. Ito yon, may 2,000 pesos, 452. Rare, 1972, 1 peso, Sirisal coin.
So ito yung kaniyang barya. Meron ding 1974, so iba yung year, pero sa 1972 may 2,000 mahigit yung selling value. Meron namang 1972, 392. Again, sa eBay po ito, sa labas po ito ng bansa. So, 1 peso, 1972, 119. So, iba't iba. Depende kasi yun sa seller dito sa ibang bansa po. So, pero dito sa Pilipinas, itong klaseng baryang ito ay halos mura po ito. Yung iba nga per kilo. Per kilo na po ang bintahan kasi konti lang yung buyer sa ganitong klaseng barya kasi marami po ito. 121 million. So ito yung update sa baryang ito kasi maraming nagtatanong kung may value pa ba ito. May value pero mababa lang po sa original po na value. Nasa 1 peso lang nga yung may nagbibinta sa ganitong klaseng barya. Yan lang. Maraming salamat and God bless us all and enjoy your day.